up all, happy new year sa ating lahat. Sa lahat ng mga Kengs, happy new year sa inyo. Salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa ating YouTube channel na Don Kengkoy. At ngayon, ito ang ating gigitar tutorial. Ang kanta ng Eraserheads na Easy Ka Lang. Yan ay nanggaling sa album na Ultra Electro Magnetic Pop. Yan ay ni-request ng mga Kengs natin na sina Gerson Naparato. Oh my Kengs! Oh my Kengs! Gladys Ramos. Oh my Kengs! Oh my Kengs! JP Ice One. Oh my Kengs! Oh my Kengs! At ni Ellie, hindi ho si Ellie Buendien ha, kasi ELY lang ho yung kanyang pangalan na nag-request. Si Ellie, at last but not the least, si Ian. So maraming salamat sa mga request nyo mga Kengs dyan sa kantang yan ng Easy Ka Lang. Actually, hindi ko rin alam yung kantang yan. Ngayon, napag-aralan ko na rin ng dahil sa inyo. Kaya maraming salamat sa inyo mga Kengs. At magsha-shoutout muna tayo mga Kengs. Shout out kay Roberto Rodriguez. Oh my Kengs! Oh my Kengs! At syempre, special shout out sa Family La Quinta, kay Boss Harold La Quinta. Shout out sa iyo, kuya. At kay Ate Lorna La Quinta. At syempre, kung kayo man ay mahilig mag-alaga ng hayop, aso, manok, baboy, at kung ano pang ibon, yung mga yan, meron ho silang poultry supply. Yan. Pwede yung puntahan at bumili kayo doon. Eh, kung taga rito rin lang naman kayo sa Cavite, along Terona Highway lang po ang kanilang pwesto ng kanilang La Quinta Poultry Supply. So, mga Kengs, oh my Kengs, kuya, baka naman. Yan, maraming salamat ulit sa nag-request. Pero ang ating i-gigitar tutorial ngayon, mga Kengs, ay intro lang muna ng Easy Ka Lang. Kasi kapag yun ay binuo natin, masyadong magiging mahaba yung vlog natin. Kaya ang uunahin natin ay ang kanyang intro. Yun muna ang ituturo ko. Then sa susunod na upload natin, yung chords naman kung paano yun tutugtugin. So bago natin i-start ang guitar tutorial, Happy New Year le, Mimo! So mga Kengs! Oh my Kengs! So mga Kengs! Pasok, intro! So mga Kengs, ituturo ko sa inyo yung intro ng Easy Ka Lang. Ito ay pang beginners mga Kengs. Uulitin ko, pang beginners. So wala tayong tinatawag na tablature. Kasi may mga nagko-comment sa atin. Yung iba na-appreciate ko talaga. Pag sinabi ng Don Kengs, parang mali yung chords na ginamit dyan. Na pag sinerch ko na, kasi hindi ako nag-research mga Kengs. Sariling sepra ko yun. So pag may nagsabing ay mali Don Kengs, na-appreciate ko yung kasi tinatama nila yung mali. Meron kasing nagko-comment mga Kengs na nagko-comment lang, may masabi lang ba? Yung mga ganong klase ng tao eh. God bless sa'yo Kengs kung sino ka man. Na nagsasabi minsan, mali naman yung tipa mo eh. Palpak, etc. etc. Ang masasabi ko lang sa mga ganong klase nagko-comment, Kengs, total, magaling ka rin naman pala namang mag-gitara. Bakit di mo subukan gumawa ng YouTube channel? At ikaw na yung magturo, di ba? Magaling ka naman eh. So kung magaling ka, tulungan mo yung mga beginners na nag-aaral mag-gitara. Hindi yung pupunta ka sa isang channel, kung sino mang channel na mapusuan mong i-bash, pupuntahan mo para lang sabihin yung nilalaman ng loob mo. Sipin mo, sa dami ng problema mo sa buhay, sinasama mo pa kami mga vlogger na nagtuturo ng pag-gitara. So mga nagbibigay ng mga komento na positibo, maraming salamat sa inyo mga Kengs dahil kahit papaano na itatama nyo kung ano yung pagkakamali ko at hindi ako perfectong tao para maibigay lahat yung solido na mga tipa ng gitara kung ano man yung iko-cover ko. So sana sa lahat ng mga beginners maging tulay ito para kayo ay matuto. So pasok tayo sa intro. So sa intro mga Kengs, maglalaro lang yung daliri nyo sa number 5 string 3rd fret. Then sa number 6 string 3rd fret.
Then open ng number 5 string. Diyan muna maglalaro. Dahan-dahanin natin. Ayan, ganyan lang muna ha. Subaybayan nyo lang yung bawat ano ko. Pasensya na kayo, may dumadaan tricycle. Ang ingay. Ayan. So, oh my kings. Ayan. So, diyan nyo muna practicein yung daliri nyo. Then, pag na-practice nyo yan, siyempre, beginners nga kayo, hindi naman unang sabak nyo agad, eh, alam nyo na, unless na meron na kayong knowledge sa pagigitara, madali nyo na makukuha, siyempre. So, ulitin natin. Sa pangatlong balik nyo, i-slide na tayo. So, ulitin natin. 1, 2, 3. Then slide. Number 5 string pa rin tayo. 6th fret. 5th fret. Balik sa 3rd fret ng same string, 5 string. Tapos ulitin nyo lang yung ganito. Okay. Lalapatan na natin, ha? Nang dahan-dahan. 1, 2, 3. Balik. Pang-apat na to. Yan yung balik, apat na beses nyong gagawin yun. Kapag nandun na kayo sa pang-apat, maiiba na ho yung pasok niyan. So, yun yung first part, ha. Sanayin nyo muna yung first part na yan. Ulitin natin. Dahan-dahan lang. Pangatlo na to. Iba na to. Saan ba yan? Same string pa rin tayo. Number 5 string. 3rd fret. Then, 2nd fret. Open ng number 5 string. Number 6 strings. 3rd fret. Diyan maglalaro yan. Ulitin natin. 5 string 3rd fret. 5 string 2nd fret. 5 string open. 6th string, 3rd fret. Diyan muna maglalaro yan. Ito yung second part na, mga kings, ha? Ang ingay. Pasensya na kayo, mga kings, ha? Maingay. Makikita nyo kung saan ko nilalapat yung daliri, yun yung kinakalabit nating string. Paulit-ulit lang yon. Dahan-dahanin natin. 1, 2, 1, 1, 1. Then ito dito sa number 6 string, 3rd fret, up and down yan eh. 1, 2, 3, 4. Yan. Down, up, down, up. Bago kayo mag-open ng number 5 string, babalik kayo ngayon doon sa number 5 string, 3rd fret. Open ang number 5 string. Papraktisin nyo uli yun. Ulit-ulitin nyo yun. Hanggang sa ma-practice nyo na yung unang ginawa natin, then yung sa second part. Pag nabuo nyo na yun, ang kasunod nun ay ito. Ulitin natin, kunyari, last part na to. Mababa
Babago na. Sa number 6 string, 6 fret. Baba sa number 6 string, 3rd fret. Balik. 2 times lang kayong magpapabalik-balik doon. So, buuhin natin ng konti. Mula umpisa. Dahan-dahan lang yan. Pang-apat na to. Then, yung second part. Down, 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 down. Yan yung second part. So, yung third part, mga kings, ay ganito. Maglalaro ang daliri nyo sa number 5 string, 3rd fret. Number 6 string, 3rd fret. Same string tayo. 6 string pa rin. 4th fret. Then, 5th fret. Number 6 strings pa rin. Balik sa number 6 string, 3rd fret. Then, punta ulit sa number 6 string, 5th fret. Bago kayo bumalik sa number 5 string, 3rd fret. Dahan-dahanin natin. Ang kasunod niyan, number 6 string, 6th fret. Punta sa number 6 string, 3rd fret. 6 strings ulit, number 6th fret. Balik sa number 6 string, 3rd fret. Ganun lang kasimple yung mga kings. So, dahan-dahanin natin ngayon yung buo. Okay? Pinapawisan na si Don Kings. Yan yung kabuuan ng intro. At sa susunod na vlog natin, ituturo ko na yung chords na ginamit. Practicein nyo mabuti yung pinaka-intro niya para ma-enjoy nyo yung buong kanta na yan. So, parinig natin. Pag sanay na kayo yung tamang speed na o tamang tempo na ng kantang yun, magagawa nyo na. Thank you.
So, Mang King, sana makasunod. Alam ko naman kayang-kaya niyong gawin yan. Practice lang. Dahan-dahan sa umpisa. Pag nasanay na yung daliri niyo, makukuha niyo na yung buong intro. Muli, ako yung nagpapasalamat sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please like, share and subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga vlog pa na gagawin natin para sa mga beginners. Inuulit ko, ako yung lubos na nagpapasalamat sa mga taong nakaka-appreciate ng aking ginagawa at na-appreciate ko rin yung mga comments nyo ng mga puna. Appreciate ko po yun. Magkaiba ko kasi yung puna sa nambabas. Yan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sa mga bashers, yung mga walang magawa na kundi mag-comment na lang kung ano yung gusto nila i-comment, good luck sa inyo, mga kings. Gumawa na lang kayo ng inyong sariling YouTube channel at kayo ay magturo para kayo makatulong sa mga beginners na gustong matutong mag-gitara. So, mga kings, hanggang sa susunod na ating guitar tutorial, ang part 2 ng Easy Ka Lang, yung buong kanta ay pag-aaralan natin. At magkita-kita ulit tayo, mga kings. Mimo! Summer Kings! Oh my kings! Summer Kings! Happy New Year!